Comedian, and then that's 80. Hello po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ako po si Adrian Cavito po. And ang role ko po dito is Jairus po. Anak po ko dito ni Mr. Tirso po. And yung character ko po dito is confused son po na gusto niyo malaman kung ano nangyayari bakit sa pamilya niya, sa tatay niya, sa nanay niya, sa kapatid niya. And yung challenging po dito is siyempre po with working with the veteran director and sa mga actor po na hindi ko po alam na kaya ko din na sumabay sa kanila kahit pa paano po na kahit hindi po ganun ka katulad nilang kapitara po, yun lang po. Yes, Zeki. Hello po, ako po si Zeki Sarmenta. Role ko po dito si Lara, kapatid po ko ni Jairus, so anak din po ko ni Sir Tirso Cruz. Yung character ko po medyo may pagka-rebelde po siya kasi parang hindi po kami magkasundo talaga ng tatay ko. I think yung pinaka-challenging po is parang yung sinabi din po ni Adrian, grabe po kasi yung pressure na kasabay namin puro sobrang magagaling na actor and our director of course. So I think we were already pushed to our limit in the best way possible. Okay, and hello po, magandang hapon po. Ako po si Noel Comeo Jr. at ang role ko po dito, ako po yung grandson ni Sir Eddie Garcia at anak po ako ni Miss Aiko. Ako po yung kapatid ni Bessie and excited na po ako mapanood yun po yung film. Thank you. Nela? Hey po, ako po si Nela. Sa film po na to, ako po si Bessie, kapatid po ni Noel, anak po ni Aiko, tapos po ako po ni Sir Eddie Garcia. Sana po panoorin niyo po yung Rainbow Sunset. Thank you. Thank you, Nela. Shido. Bago po sumagot, maraming salamat po sa pagpunta at sama sa ako. Ako po si Shido Aras. Ang ginagpapan ako ng role ay ang young Eddie Garcia, which is Ramoncito Estrella. Every part of my role is challenging, but the most challenging, perhaps, is the torrid kissing scene. It takes guts, and I was pushed to crawl out of my shell. And it's a must see. This film is really a must see. So I hope everyone will support and enjoy the movie. Played by, thank you, by Eddie Garcia and a good, very, very good friend of Sylvia, played by Claudia Romero. Napakaganda ng script. I think it's one of the best scripts I've ever worked on by Eric Ramos. And it was directed, totally inspired, directed by Joe Laman. Thank you, Sir Tony. And of course, Miss Sunshine Dizon. Hello, good afternoon. Thank you for being here. Maraming salamat po sa ibibigay niyong suporta sa amin. Inuuna ko na. I play the role of, nakalimutan ko yung pangalan ng character ko. Ano ba? Fe. Yeah. Sorry. I play the role of Fe. Ako po ang bunsong anak ni Tito Eddie at ni Miss Gloria. Kapatid ko po dito si Miss Aiko at si Tito Tirso. Ano ba ang challenging? Challenging dahil siyempre pag una mong kasama yung mga tao, mahirap din agad-agad na kagaanan ng loob at makita yung magic ng dynamics ng isang pamilya. But fortunately, madali pong katrabaho sila Miss Aiko and everybody on the set was very nice. So nakita naman agad on screen yung dynamics ng isang pamilya. Story-wise, may mga tinatago din na sikreto si Fe. Siguro mas madaling makaka-relate yung mga tao dahil yung kwento ni Fe ay kadalasang nangyayari. May anak na naiiwan at nag-aalaga sa mga magulang.
naman siyang pinagdadaanan na makikita niyo rin yan sa pelikula. So, thank you. Thank you, Shine. Tanungin ako naman si Sir Eric. Eric, so, mahirap bang gumawa ng ganitong klaseng kwento? In this case, hindi ako nahirapan, no? Kasi actually, buo na yung story concept ng binigay sa akin ni Tere. Sa mga nasulat kong script, ito yung pinaka-mabilis kong naisulat. From the moment na ano ko yung kwento, narinig ko yung kwento, talagang ano, I was inspired. Alam kong I knew I had something special in my hands. Mga writers din naman kayo, siguro naiintindihan nyo yun eh. Yung basta na lang nagpo-flow out of you, na sobrang ano, alam mong ang ganda eh, tuloy-tuloy lang yung pagsusulat ko. So, makikita nyo naman pagpuli sa screen yung ano, kung gaano ka-special yung kwento nito. Salamat. Thank you, Eric. Si Eric po nagsulat ng screenplay, pero bahagi rin po siya ng kwento na sinulat ni na Ferdinand Dizon Lapos at Direk Joel Amangan. Now, tanim naman natin si Direk Joel. Direk, yung mga ganito bang kwento, challenging ba sa'yo? Ano ang challenge sa ito bilang alam na ng lahat ang husay mo bilang director? Itong mga ganitong kwento ang hindi masyadong kinukwento. Ito yung mga tao na gusto nilang ipakita ang uri ng buhay nila na tinatago ng karanihan. Bilang nasa sining, nais nating ipakita ang ganong katotohanan sa pamamagitan ng tinatawag nating paggawa ng ganitong uri ng pelikula. Mahirap bang gawin ang ganitong kwento? Hindi din madali. May kahirapan din dahil dapat bigyan mong katuparan ang katotohanan na gusto mong ipakita doon sa pelikula. Sapagkat ito naman ay family drama, isang Filipino family drama. Bakit? Sapagkat iba naman ang uri ng pamilyang Pilipino sa ibang uri ng pamilya sa ibang bansa. Dito kitang-kita ang kultura, kung paano pumapalaot ang kultura sa pag-solve ng mga problema kinakaharap ng isang pamilya. Ipinakita dito na ang pagmamahal sa isa't isa ay mananatili kahit na gaano kadami ang problema. Yun ang sinasabi ng pelikula. Direk,